Good morning mga katungsang. Welcome back again sa aming YouTube channel. Umaga mga katungsang. Gagawa tayo ng manual egg incubator gamit yung dalawang valve. Tsaka merong blower. Mahal niyo ako mga katungsang, lalong-lalo na din sa interesado na matuto, kasi mas madali itong gawin. Maganda yung resulta, epektibo mga katungsang. Kagawa na kasi ako ng ganito. Yun yung nagparami sa manok at itik namin. I-share ko sa inyo mga katsongsang. Sana makadag ito sa inyong kaalaman. Ito mga katsongsang yung thermostat na gamit natin. Temperature controller XH-W3001. Ito yung gagamitin natin mga katsongsang. Nakabit ko na. Tapos dito yung wire niya. Gamit yung diagram na ginawa ko mga katsungsang, ito susundan natin to. Madali lang naman ito ikabit mga katsungsang. Ito na yung switch nya, ito yung wire sa switch. Isa-isahin muna natin. Ito yung sa power nya, tagos na yan sa labas. Tsaka meron tayong blower. Itong gamit ko pala mga katsungsang, 220 volts tapos 25 watts na blower. Ito rin ilaw natin, 25 watts din ito, bali dalawa. So tingnan natin yung linya. Ito yung wire ng blower natin, dalawa. Tsaka yung sa mga ilaw meron na. Ito sa ilaw, tigda dalawa. Ayan mga katsungsang, umpisahan natin. So madali lang naman itong i-wiring. Unahin natin yung neutral saka yung line. Ibig sabihin yan yung power supply natin. So andito yun. Kahit magkabaliktad ito mga katsungsang, kasi extension lang naman ito. Ito yung sa power natin. Tapos yung sa thermostat, ito pala yung in nya, black at saka red at saka yellow at black. Yung sa out nya, ito yung gagamitin natin sa ilaw at sa blower natin. So ayun mga katsungsang, simulan natin itap muna yung mga wire. So ito mga katsungsang, unahin muna natin yung pagkabit sa ilaw na dalawa. Kukuha tayo ng tigi isang linya. Tsaka yung kabila naman, ito yung kabila sa mga ilaw. Para hindi kayo malito mga katsungsang, isa-isahin natin to. Tapos yung blower natin, ito yung sa blower. Kakabit natin, tigi isa din sila. Unahin muna natin to. Huwag kayong mag-alala mga katsungsang, madali lang naman ito. Isa-isahin natin to mamaya para hindi tayo malito. So ayun na, nandito na yung bali tatlong wire. Tigi isa sa ilaw, bali dalawa yung ilaw, tapos isa sa blower. Bali tatlo na sila, nagtatatlo. Unahin din muna natin yung switch nya. So meron na mga katsungsang, tatlo na ito. Yan na yung tatlo bawat joint. Yan pa yung ilaw at saka yung blower. Tapos isunod natin yung power niya. Ito yung power niya. Yung isa diretso na sa in ng ating thermostat. Ito tayo sa red. Kasi ginagawa ko itong live yung black. Nasanayan ko na kasi darkest color. Yun yung ginawa kong live. Pero kahit magkabaliktad ito mga katsungsang, wala namang problema. Hindi naman nasa, na
nakaka-apektong polarity sa thermostat natin. Wala naman sinasabing polarity, pero sinusundan ko lang yung color coding. Hindi ko alam kung tama bang color coding dito. Wala namang nakalagay sa color coding niya, pero automatic yung ginagamit ko, yung black. Ito yung dadaan ng switch. So ito yung switch natin. Kakabit natin yung isa. Yung isa pala nito, mga katsongsang, diretso na ito ha, sa power natin. Ayan na. Tapos ito yung kabilang power natin. Ito naman yung ikabit natin sa isa sa switch. So nakabit na natin yung power supply niya, mga katsongsang. Lumaan ang switch. Yung bakante na lang dito yung out ng ating thermostat. Ito yung sa ilaw at saka sa blower. So ito, dalawa, tigisa lang sila dito, yung pinaglugto natin na ilaw kanina at saka yung blower, tigisa sila. I-check na rin natin, mga katsongsang. So andito na, mga katsongsang, natap ko na. Nalagyan ko na rin ng tape. Ngayon, isa-isahin natin para makita nyo talaga yung connection niya. Tingnan nyo rin yung diagram natin. Uunahin natin yung supply niya. Ito yung power supply niya, mga katsongsang. Dito sa ilalim, natagos na ito. Ito, itong dalawa. Itong dalawang wire na to. Yung isa, tingnan yung mga katsongsang, yung isa papuntang switch. Ito, papuntang switch, nakatap na ito. Ito yung switch nya. Yan. Tapos yung kabila naman na switch, papunta dun sa in ng thermostat natin. Ito yung black. Saka yung isang power supply natin, dumiritso na sa red ng thermostat natin sa in. So ayan, ganito lang, mga katsongsang. Ulitin ko, yung power natin, yung isa papunta sa switch, yung kabilang switch papunta naman ito sa thermostat. Itong red diretso sa kabilang power niya, kasi yung power natin dalawang wire yun. Yung isa diretso na sa red, yung isa dadaan muna sa switch. Kumbaga pinuto lang natin sa switch. Tapos ito, kumuha tayo ng tigi-isang wire dito sa ilaw na to. Isa. Ayan. Tapos yung kabila ng ilaw naman ito. Tapos isa sa blower. Diretso ito sa out ng thermostat natin. Kumbaga ito yung load. Saka yung dilaw, ganun din sa kabilaan ng ilaw natin. Saka yung sa blower, pinagsama-sama natin. Isang blower, dalawa sa ilaw. Diretso sa dilaw na wire. Ito na yung built-in thermometer. Wala na yung problema, mga katsongsang. So andito na, mga katsongsang, natapos ko na. Yan, yung connection natin. Medyo magulo yung wire niya, mga katsongsang, pero hindi yan kita. Nasa ilalim yan kasi ito, yung pansara niya. So titingnan natin kung gagana pa eh. Pasensya na, mga katsongsang, maingay kasi yung generator. Gawa nang nag-ground out, kaya pala walang power kanina. So ito, buksan na natin kung nagana ba itong thermostat. Ayun.
Yan na yung thermostat na nagana mga katungtang. Ayan. So ito na yung ilaw. Dikit muna natin ito mga katungtang para tingnan natin yung function ng ating thermostat. Kung pagdating ng temperature na set niya, yung pinakamataas, namamatay itong ilaw at saka yung blower. Paliwanag ko sa inyo mamaya mga katungtang. Tingnan muna natin ito. Yan na yung temperature niya. Siniset ko kasi ito mga katungtang 37.3. Namamatay siya pag 37.3. 37.0 naman yung muling magbubukas yung ilaw at pan natin. Wala pa, 36 pa oh. Maya maya. Tagal naman. Titingnan natin kung mag-off ba yung thermostat natin, kung nagana pa. Yan. Ayun. Pumatay mga katungtang. Maya maya bukas yan oh. Kasi hindi ko na dinikit. Yan, dinikit ko. Tataas na naman yan. Yon, namamatay. Bubukas na naman yan mga katungtang. So ito na siya mga katungtang. May ginawa na kasi akong tray dito para marami naman yung mailagay natin na itlog. Ito na yung ginawa natin mga katungtang. Yan, blower nya. Ginawa ko pala itong harang, mas tanggal naman itong mga katungtang. Tapos dun sa likod nyan, open yan mga katungtang, para dyan papasok yung hangin. Dito naman, hindi to sagad. Dapat talaga may opening yan mga katungtang, para pagtakin natin dito, dito dadaan yung init nya. Yan. Tapos yung sa kabila naman, bukas din yun doon, para diretso yung hangin dito mga katungtang sa ilalim. Yan, ito mga tray na ito mga katungtang. Tapos itong tray sa ilalim, yan, may lagayan tayo ng tubig para sa humidity natin mga katungtang, pag may ilagay na tayong itlog. So hanggang dito na lang muna mga katungtang. Ayan na yung binairingan natin. Sana nakatulong ng konti sa inyo mga katungtang. Kung may mga katanungan man kayo, comment nyo na lang sa baba. Sisikapin kong masagot yung katanungan nyo mga katungtang. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat mga katungtang.